Nawalan ka ng negosyo, isang magiging palaisipan sa kanila ay mayuwi nila pagkatapos nila manood na ako ba, ano ba ang igat nila sa buhay? Paano ka rin ba susubisyonan yung igat nila? Itutuloy ko ba o ipagpapasagis ko? Unang-una sa production itself, masyado generous yung producer. Paano yung mga ideas ko, thumbs up lang siya. So, minsan nagkakaroon po ng malam sa time. Gusto ko sana yung talagang mas maganda pa yung mga treatment. Minsan lang yung scheduling lang ng artista. Ngayon, ang sa akin dito, parang na-feel ko na tama-tama yung nangyayari sa government natin. Yung transition, maraming nagdaan na naging abusado sa kanilang position. Maganda rin may pakita ko rito. At maganda rin may pakita ko na hindi lang tayong mahihirap ang may personal na problema na isip natin ang hirap-hirap, naubusan na kanilang pera, mangungutang sa ganito, walang trabaho. Yung mga sobrang yaman na above sa level ko, meron din silang sariling problema na baka tayo hindi rin natin kayanin. Nakala mo, prenteng-prente na sila sa buhay, lahat kaya nilang bigyan. May mas masakit na mangyari at problema sa buhay nila na hindi nila kaya yung pagdanasan. Yun yung nagtakot na sabi ko, mas maganda ipakita to, mas intense, para maintindihan naman ng mga tao na hindi lang yung mga mahihirap ang lagi nahihirapan. Yung may mga mayayaman. Mix up siya, family, society, parang may advocacy din. Especially you guys from the region, makikita niyo rin kung paano rin inabuso yung journalist. Kasama rin siya sa... Para may pakita ko sa mga tao na of course, we have freedom of the press. Yung dapat hindi tayo masupress dun sa gusto natin i-expose. Paano kung gano'n ka-powerful yung leader ng government natin? So, wala na tayong matututunan, wala na tayong maririnig ko ano talaga yung katotohanan.